Ang magdadala sa maghatid sa atin ang mga tunay na bayani no, ng ating lipunan sa mga panahon ganito. Kasama po natin si Kuya Jocel, yes, na may hatid na paborito kong mais konyelo. Si Kuya Jocel Gojar. Okay, Kuya Jocel, po ka rito. Kuya Jocel. Oo. Isa kay Kuya Jocel yan. Kuya Jocel, alam ko na naiinitan ka na, kaya yan, sabay-sabay tayong magpiesta. Ano bang ginagawa ninyong pampalamig pag, alimbawa, masyado, ganito mga panahon, Kuya Jocel? Pag nasa, pag wala pong booking, sa ilalim na po ng puno, doon lang po kami napapalamig. Ah, nag-aabang. Opo, kumbaga, nanonood lang kami ng mga ano. Wala kayong... YouTube. Mm-mm. Alam ko, nagbabawan kayo ng tubig lang nasa... Opo, sa bottle. O, pero wala ka bang mga technique o mga special na pampalamig? Ganyan? Minsan, pag dumadaan kami sa mga tindahan, tindahan. Ano mga binibili niyo sa tindahan? Mga palamig din, mga ice candy, ganun. Mga ice shake, candy. Mga milk tea. Oo. Mm. Nakakailang, Denise, nakakailang bote ka sa tingin mo ng tubig sa isang buong maghapon? Ay, hindi ko po masasabi. Kasi minsan po nasa Jollibee kami, mga dalawang baso o ganito. Dalawang baso, pagpasok pa lang. Kuya Jocel, ito no, ikaw eh, syempre naghatid sa amin ng masarap na merienda. Pero, ilang delivery mo na to? Ngayon, alas dos pa lang. Nagsimula po ako alas gis, alas nuebe. Mm-mm. Bale, pang lima po. Pang lima na. Opo. Itong mainit na yung panahon, gano'ng kadalas ka nakakuha ng order na puro ganito malalamig yung mga... Lagi-lagi po man, baga nito. Talaga? Kasi kahapon nga po, limang, ano rin po eh, limang shake. Limang shake? Tapos nung mga ano po, kahit gabi, may shake pa din po bumibili. Pag mga ganito panahon ba, Kuya Jocel, sumusungit yung mga ano, customer? O, ikaw yung masungit? Hindi po. Kasi kumbaga sa amin, normal naman po yan eh. Mm-hmm. Kami na lang po yung nagpapakumbaba sa mga customer pag ganyang high blood po. Ah, pero meron talaga. Pag matagal po yung mag-update sa amin, nasa baba na kami ng, ano, ng company. Nako! Lalo na pag naipit po ng meeting, nasa meeting pala po siya. Mm. Last meeting yun. Kami mga gawa. Makapatong yun. Sa trabaho, ibig sabihin. Sub-sub na sub-sub sa trabaho. Kuya Jocel, pag ano, anong ginagawa ninyo? Pwede bang iiwan na lang dun sa kung kanino man yung item? Hindi po. Kasi minsan binabaliktad po kami ng customer. Mm-hmm. Minsan, di ba, naiwan na po namin sa guardhouse. Makaalis na po kami ng mga kalahating oras. Tawagan po kami, hindi na po nakuha. Mm-hmm. Wala po kami laban doon. Grabe, no? I-report po yung customer sa ano sa office kay Grab. Sige. Habang sumusubukan yan, bibigyan ka namin pagkakataon na maranasan yung lamig ng mais konyelo. Yes. Denise, ano ba yung mga talagang isang bagay na gusto mo malaman tungkol sa that whole delivery system, how it works, kung yung pagpindot ba ng mga stars sa kanila, kung gaano ba kahalaga sa kanila? Actually, curious ako doon, Kuya, kasi syempre yung mga rating, minsan yung iba, pag lumalabas at the end of the delivery, minsan ini-ignore, minsan nag-rate. Gano'ng ka-importante yun na nakakuha kayo ng 5 stars, yung rating, kumbaga? Mahalaga po sa amin, ma'am, yung gano'ng 5 star, ma'am, kasi inaasahan din po namin sa biyahe. Kumbaga, pag nasa month ka ng 1 month, puro 5 star ka, malakas ang biyahe mo. Kumbaga, kasi meron sa aming ano eh, may gold, may platinum, may silver, may member. Mm. Pag puro 5 star ka, mo. Ma'am, platinum ka po, mataas ka. Anong benefits ng platinum? Anong mga ano po, mga gamot. Ah? Nga po. Libre? Nga po. Mm-hmm. So, yung sa akin naman po, ginagawa ko, binibili ko na lang po ng vitamins ng anak ko. Oh. Mga silin. Yung mga feedback, di ba pwede magsulat doon? Yun ba nakakatulong opo din? Hindi naman po. Mga pang sa amin na lang po, nakakaan sa pagramdam. Mm-hmm. Yung, bakit may iba, magme-message, kakakuha pa lang ng order, kakabook pa lang ng driver, may ibang nagme-message, please wait for me. Mamadali po. Oh, thank you, God bless. May iba naman, wala lang. Opo. Okay lang naman po yung sa amin din. Normal lang naman po, pero kung sakaling ano yung kami, di mas maganda, binabawi din po namin. Mm. Okay po, thank you po, ganun po. Opo. So, meron ka na bang napaghatiran na sikat
Marami na po, kasi marami pong artista sa VGC po. Ah, wag mo sasabihin, sino-sino, wag mo sasabihin yung address, ha? Hindi po. Pero para na mapapasukin tayo doon, di ba? Hindi, kasi naman mga ano, baka merong mga mag-abang bigla sa kanila. Oo. Pero pag ganun, sa lobby lang kayo, di ba? Tama ba? Opo. Minsan sila po yung pumupunta sa labas. May tanong ako, yung mga sikat na na-deliveran mo, okay ba yung mga tips? Minsan wala. Seryoso? Buti pa ako, nag-tip ako kahit wala na akong pera. Magkano yung pinakamalaking tip na natanggap mo? Sa akin po, 1.5. 1.5? Apo. Anong dineliver mo noon? Marami ba? Hindi po, isang ano lang, pagkain lang po ng pangmayaman. Ano kaya yun? Sabi ng West, mayaman po siya. Tapos napitan din po. Malapit lang din po yung hatid. Papaitan naman. Doon lang din po sa may loob ng BGC. Maya-maya nakita ko po yung apps ko, may tip na 1.5. Wow. Kailan to? Nung nakaraan taon pa po. Hindi ako yun, ha? Hindi po. If you don't mind, nasa magkano yung pagkain na dineliver mo? Nasa 700 lang po. 700? Doble pa yung tip sa'yo? Hindi po ako nataga sa restaurant ng sir. Inip. Kinuha ako na lang po agad, tapos binigyan po. Siguro na konsensya yung ano, no? Mas malaki pa yung tip ko kasi ano. Okay. Ano? Okay. Sa kaalaman ng mga nanonood, Kuya Jusel, ano yung mga bagay na ginagawa namin na hindi namin alam eh nakakainis pala para sa inyo? Yung mamadaliin po kami na alam naman na po nila na matakit po magluto sa restaurant. Kunwari, yung order nila is nasa 5,000, 4,000. Na marami. Tapos biglang sasabihin, okay na po ba yung order? Eh, siyempre, sa amin din po, nakaka-hive that po. Kasi big orders, ma'am, yung order niyo, hindi po madali magluto. Kuya, kayo ba, given na may mga customers talaga na medyo kulang ang pasensya, kayo ba may training din? May training po kami sa kay Grab na, siyempre, lalo po kami, nasa araman po kami. Yung init ng araw, nawaan sa ugyo namin, siyempre, high blood din po kami minsan, di ba? Lalo, traffic pa po. Yung ganun po eh, pinapaano na lang po namin, kumbaga, kayo na po bahala. Pinapalipas na lang po namin, siyempre, masama din po loob namin, gusto namin bumawi sa customer na umurahin ba namin, eh, mamawala kami ng trabaho. Nire-report kami kay Grab. Baga, pag natapos na yun, yosi-yosi na lang kami, pampalumbay ng papakalma. Naalala mo yung nag-viral nung ano, yung lockdown, Jusel? Yung parang na-scam, na-prank siya, tapos siya nagbayad sa order na malaki. Sa ginawa parang yung mga kapwa niya, delivery riders, ay nagpatak-patak. Baka yung Food Panda po, opo. Umiiyak yung rider eh. Nag-ganun ka na ba? Opo, nag-ganun na po. Na-prank? Pero hindi naman po kasi ano, yung sa amin po kay Grab, ma'am, sir, pag once na manosyo yung isang order, kasi waiting time po namin is 15 minutes. Once na wala ka pa sa 15 minutes na binigay ni Grab, alam din naman po ng customer yan na ganun po yung waiting time. Sabi na po yung pagkain. Sa inyo na? Opo. Aba! Ano yung pinakamasarap na? Kahit po bayad po ng customer yan. Ah, ganun? Kahit po mga 2,000. Kasi... Ito question ko, di ba 15 minutes ang usapan? Pero kung let's say meron siyang dahilan, meron namang nagdahilan sa'yo na pinagbigyan mo? May ano po, ayan po, talaga yung policy ni Grab. Policy ni Grab yun. Ako, kahit po pilay, may sakit, kailangan po niya nang bumaba. Oo. Meron na bang nagpakita sa yung customer, maghatid ka tapos, sabihin natin eh, nakatapis lang ng tuwalya, inaakit ka, nagkaroon ka na hindi po, wala po ang ganun. Wala. Siguro po, nakatapis meron, yung wala siyang panloob. Opo. Lalaki. Pero hindi po mga ano, bakla. Okay. Okay. Tito Jusel, ano tawag dito? Ngayong ini-interview ka namin at ilang minuto ka na nakaupo dito, mga magkano na nawawala sa iyong income? Kasi mga 1 hour pa lang naman po. 1 hour. Kanina nga po, may booking ako eh. Hindi ko na po kinuha. Oo. Kinansal ko na po para pumunta naku, po rito. Bahala sa'yo ang aming producer na si Enero Acosta. Titriplihin niya yung kikitain mo dapat.